unang pagkakataon sa kasaysayan ng pamahalaang konstitusyonal ang nirebisang panukalang batas para sa nasyonalidad na kumikilala sa pandalawang pagkamamayan ay inilahad sa sesyong lehislatibo noong 13 ng Nobyembre. Ayon sa nirebisang batas ng nasyonalidad ng Ministry of Justice, ang mga migrante kasama ang may asawang migrante at Korean Chinese ay maaring magkaroon ng pandalawahang pagkamamayan sa kondisyong hindi nila paggamit sa dayuhang nasyonalidad sa Korea. Upang magkaroon ng mga taong may mahuhusay na talento sa international na pantaong abilidad at upang maiwasan ang mga Koreanong may pandalawahang pagkamamayan sa pagsuko ng kanilang pagkamamayan bilang Koreano, ang Ministry of Justice ay nagsumiti ng nirebisang panukalang batas sa batas ng nasyonalidad sa National na Asamblea. Ayon sa kasalukuyang batas ng nasyonalidad, ang mga may pandalawahang pagkamamayan ng walang karapatang mamili ng pagkamamayan bago tumuntun sa edad 22 ay otomatikong mawawala ng pagkamamayan bilang Koreano. Gayunpaman, ayon sa naribisang panukalang batas, ang mga may pandalawahang pagkamamayan ay maaring mapanatili kapag lumagda sa kasulatan na kusang hindi paggamit ng karapatan ng kanilang dayuhang pagkamamayan sa Korea. Dagdag pa dito, ang mga may asawang migrante, mga nasa ibang bansang talentado sa Korean Chinese na isinilang at lumaki sa Korea ng higit na 20 taon, ay maaring makakuha ng pagkamamayan bilang Koreano matapos lumagda sa kasulatan ng kusang hindi paggamit ng karapatan. Ang mga talentadong pantaong abilidad na nasa ibang bansa na kailangang manirahan sa Korea sa loob ng 5 taon upang mabigyan ng pagkamamayan bilang Koreano ay isasantabi ang sapilitang pananatili at maari nang mabigyan ng lubos na pagkamamayan kapag nasa Korea. Ang naribisang panukalang batas para sa batas nasyonalidad ay inaasahang pahintulutan sa National na Asamblea at ipapatupad sa loob ng 6 na buwan sa pinakamabilis.